Masayang pagbati po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po ng banal na pamilya. Ang pag-uusapan po natin ngayong kapistahan nating lahat, dahil may mga pamilya naman tayong lahat, di ba? Ay how to preserve the family cord. Ganito ba ang ibig sabihin ng cord? Hindi naman umbilical cord ang pinag-uusapan natin dito, ano? Pero magandang symbolism din yon. May nakakapuna sa mga artists' depiction ni Adan at Eva. Lahat ng paintings kasi about them ay mayroong daw mali. Bakit daw may pusod sila, eh wala naman silang magulang kundi ang Diyos. Ang palagi kong namang nasasabi, tingnan natin sana yung mga pusod nila as symbols ng pagkakaugnay nila sa pamilya ng Diyos, sa pusod ng Diyos. Symbolic yon sa paglikha ng Diyos sa tao na may kaugnayang kaagad sa pamilya. Yung kasing nilalang na walang pusod, ibig sabihin yan, hindi yan tao. Wala yung pamilya, walang pinanggalingang nanay yan. Sa tuwing may kinakasal po, ay merong seremonya ng pagpapatong ng belo at ng pagputong ng kordon, di ba? Ang puting belo symbolizes the purity of God's love for the newly wedded couple. At yung cord naman ay sumasalamin sa pagbibigkis ng Diyos sa dalawa with His infinite love and mercy. Kaya parang figure 8 yun, no? Symbol of infinity. Mauunawaan natin lalo kung titingnan natin kung paano ba pwedeng ma-preserve ang family cord na ito. Again, ito po ay spiritual cord, ha? Ang cord ay mayroong ilang essential o mahalagang kahulugan sa ating family life. Una, ang C stands for care. Ito ay compassion o pagkalinga at pagkahabag. Sabi po ni Pablo sa mga Colossians, "Brothers and sisters, put on as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion. Let us be loyal to those not present." Hindi po yung kwento ka ng kwento ng mga pagpuna mo sa iyong mga kapamilya, sa ibang mga tao. Huwag mong i-chismis ang sarili mong kapamilya. Oo, pwede mo silang punahin sa iba. Pagkwentuhan kung nagsisik ka ng counseling o nagsusumbong. Pero kung wala kang masabing matino, itikom mo na ang iyong bibig. At hindi lang sa kapamilya yan, ha? Sa lahat ng tao, ganyan sana ang trato natin. We must only talk about other people as if they were present. We should always choose to focus on the positive rather than the negative. At should we ever talk about weaknesses, we need to do it responsibly and constructively. Ang care ay meron ding elemento ng affirmation. Maging kind ka palagi. Hindi lang nice, ha, kung hindi kind. Use words or phrases like thank you, please, excuse me, you go first, or may I help you. Kung ganyan tayo sa ibang tao,
Bakit kaya hindi tayo laging ganyan sa mga kapamilya mo? Nagte-thank you ka ba pagkatapos mong utusan ng anak mo? May paki ka ba sa pakiusap mo? Ikaw naman na tatay at ama ng tahanan, do you perform household chores? Tinutulungan mo ba si misis magluto o maghugas man lang ng pinggan? Bakit hindi? Kasi ikaw ang hari ng tahanan? Teka muna, naka-lockdown kayo ngayon. Work from home ka. Naku po, bulok na katwiran yan kung ikaw ang tingin mo sa sarili mo ay hari ng tahanan. Matagal nang bagong norm ang nagtutulungan hanggang kakayanin. Ipakita sa kapamilya mo ang maliliit na paraan to express love through notes, showing appreciation, giving compliments, or a simple smile, or a pat on the back. Ang care ay mayroon ding elemento ng reverence. Sa aklat po ni Sirach, nasasadang ganito, "The Lord sets a father in honor over his children. He stores up riches who reveres his mother. He who honors his father is gladdened by children. And when he prays, he is heard." Make and keep promises. Hindi lang making ng making, tapos breaking ng breaking din naman ng mga promises, ha? Excitement and hope are created when a promise is made and kept. Besides, mas malalim ang pagtitiwalang nabubuo sa pamilya. Marriage vows and promises, siyempre, to love one another with a listening heart and to take care of the children should be kept. At ang care ay meron ding elemento ng empowerment. Kapag nagtuturo ka, not so much by words at sermons, ha, kundi sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na e-empower mo ang mga kapamilya mo. Let us teach by example. Bakit? Kasi likas sa mga bata ang gaya-gaya. Luckily, his impression isn't fully operational. Hey, he just likes the taste. Kaya kung mapagmura ka kapag naiinis, nananakit, kung nagagalit ka, naku po, mana-mana yan, ikaw ang may sala sa pagtuturo ng mali sa iyong pamilya. Empower your family through a life of testimony. You also empower them by correcting them with love and gentleness. Hindi yung kaya mo sila kinokorek ay dahil galit ka na o napipikon ka na. Correct others because you love them. And be gentle. Eh gusto mo po lang ipabukas ang pinto, maging mahinahong kang mag-suggest. Huwag kayong pagalit kang magsalita. Walang makikinig sa inyo yan, kapatid. At siyempre, very empowering when we give materially and spiritually to others. Ang ikalawang mukha ng cord ay obedience. Ito ay galing sa Latin words na ob, ibig sabihin ay toward, at odire, to listen. Obedience, therefore, is listening from the heart. Sabi ni Sirach sa chapter 3, verse 6, "He who reveres his father will live a long life. He obeys the Lord who brings comfort to his mother." So, ang reverence at obedience sa parents ay sumasalamin sa ating pagsunod sa Diyos. Siyempre, kung mayroong maling pinagagawa si parents, mangingibabaw dapat ang pagsunod sa kabutihang iniuutos ng Diyos, ha? Kasi some parents can be evil sa puso nila. Huwag silang sundin. Listening from the heart means investing your time. There is no such thing as instant listening, by the way. Listening kasi from the heart requires quality time. Ang ikatlong mukha ng cord ay reconciliation. Sabi ni Pablo, "If one has a grievance against another, as the Lord has forgiven you, so must you also do." Gawin po nating kultura sa ating mga tahanan
ang pagsabi ng I am sorry. We must agree na may karapatan ang bawat isa sa atin to disagree. Allow other people to see things differently, kahit anak mo. Kaya mahalaga ang pakikinig. Ikaw na mas matanda at mas maalam sa moral values at principle, ikaw ang mag-correct with love and compassion sa views ng iyong mga anak kung mali. Again ha, based lang sa moral values and principles at hindi lang sa emosyon at sa uso at sa iyong personal tastes. Halimbawa, ipinaalam sa iyo ng anak mo, Mommy, magli-live-in na po kami ng BF ko. Sabihin mo na yan ay malaking kasalanan sa Diyos. Mahalaga yon. Kung ayaw nilang makinig, nagawa mo ang moral obligation mo to inform them. Sila ang mananagot niyan sa Diyos. At mahalagang preservative ng family cord ang forgiveness o kapatawaran. Because when we forgive, we open the channels through which trust and unconditional love can flow. Magbabagong taon na, nakapagkumpisal ka na ba? Baka kaya hindi ka pa rin makapagpatawad sa iba ay dahil sa katigasan ng puso mo at ayaw mong humingi ng tawad sa Diyos. Please, pansinin ang bagay na ito sa puso mo, kapatid. At ang ika-apat na mukha ng cord ay dependence on God. Oo, nagde-depend ka ngayon sa online business for finances mo. For emotional support, may interdependence tayo between mga kapamilya at kapuso natin, di ba? Pero, wala lahat yan kung hindi ka muna nakadepende sa Diyos. The family that prays together stays together. Bata pa tayo, alam na natin ang motto na yan. At totoo yan. Paalala po ni Pablo, and whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At ganyan mga kapatid ang paraan para ma-preserve ang family cord. Lagyan at isabuhay ang care, ang pagkakaroon ng compassion, affirmation, reverence at empowerment sa tahanan. Obedience, pagkakaroon ng listening heart sa tahanan. Reconciliation at dependence on God sa inyong pamilya. At ito po ang huling paalaala. Don't ever experiment with your family relationships. Value them because they are special in the eyes of God. Okay, come on, Dave. See what you can give me. Focus. Nice. Kung ang puso mo ay nasa video games, inuman at barkadahan, please, huwag kang mag-asawa. Paglalaroan mo lang kasi ang pamilya mo. May God bless you.